umaabot dito yung mga sisiw natin eh, no? Healthy healthy kahit na mga nakakawala, di ba? So mas, oh, tinutukha, umutukoy niyan. Mas health pa nga yung mga alaga kapag kayong nakakagalang sila na ganyan eh. Para talagang natural na lumalakas yung kanilang mga immune system, di ba? Kapag tumutukha-tukha sila sa mga lupa-lupa. Yan, so ganyan naman talaga yung environment ng mga chicken natin, di ba? Kaya okay lang yan na medyo exposed sila kagad habang maliit pa sila. Para maliit pa lang matibay na isikmura ng mga alaga natin dito. So ito, may dala tayong chick booster ngayon, pakakainin natin yung mga yan. Pero bago ko sila bigyan, unahin ko muna itong malalaki na ito. Yan, matatakaw yung mga yan kapag binigyan natin sila doon sa kainan nila. Sigurado lahat sila doon pupunta. So hindi makakain ng maayos yung mga sisiw na ito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, no? Ang daming itim, no? Puro itim. Puro mga nagmana doon sa nanay. Pero yung isa alam ko, pula yun eh. Eh, yun. Pula yan, pag laki lalaki yan. Yan. Mga maitim na pula yan, siguro. Yan. So ito, pakainin muna natin yung mga manok natin dito. Ayan, pati mga sisyo na ikiagaw. Dito pa. Ayan, bibigyan natin sila dyan para hindi nila puntahan yung mga sisyo natin dito. Tsaka itong manok natin. Ayan, pakainin natin sa dito. Pero yung mga inakay niya, ayun, doon nakikigulo. Hindi na nila binalikan yung nanay nila. Yun, doon. Oh, tawag kayo. Ang bibis tumakbo. Pero yung iba nandito na, ayan, no? Nakikipagsabayan dito sa mga maladaya na sora ng mga bibi natin. Pag napakakay dyan, pipikay dyan. Tapos iba pa natin manok, ito, pakainin na rin natin. Yung ating alien chicken dito. Ayun, no? Kasama yung mga inakay niya. Tingnan natin kung may pagkain pa. Pagkain pa ba? O, wala na. Sakto. Pakainin na rin natin yung mga alien chicken natin. Kuha tayong pagkain dito. Ito yung ating alien chicken na kulay itim. O, tapang. Ang tapang ito. Isa natin. Kapakainin mo lang naman. O, yan. Kain na. Puro itim ang anak na ito. Isa natin. Tapos yung alien chicken natin na puti, mga kabuting ting, yung may inakay, eh, umuupo na naman. Inuupuan niya yung mga naiwang itlog. Nandito pa rin siya. Pero patayo-tayo na rin siya dahil pinapakain rin niya yung mga inakay niya. Ayan o. Eh, sumisilip yung isang sisiw niya. Ayan. Kapag nagugutom eh, tumatayo. Basta nakakain na yung sisiw niya, eh, okay lang yan kahit na binabalik-balikan niya yung mga itlog dyan. Ayan. Tapos ito, mga kabuting, meron tayong mga ibon na nakakawala dito ngayon. Meron tayong mga nakakawala doon. Ayun, mga nag-uunat. Ayan. So kanina, tatlo yan eh. Ewan ko lang kung ilan pa yun natitira. Baka nag-overplay na. Ayan. So dito, ayan sa dulo, meron tayong isa. Yung Japan natin. Tapos yung isa, ayun, nandun sa harapan ng trapdoor natin. Tapos meron pa tayong tatlong naka-viewing doon sa kulungan natin. Ay, akitin natin na. Kanina, tatlo yung nakakawala na yan eh. Wala na yata yung isa, lumipad na. Check natin yung mga ibon natin dito sa taas. Sakto-sakto, alas 5 na rin, mag-alas 5 na. Papakainin na rin natin itong mga ibon natin dito. Ayan, so ito yung mga naka-viewing natin. Ito yung Alphonse natin dito na cross-top bandrit. Ayan, galing naman to kay Boss Joey De Leon. Tsaka ito, yung ating Japan line, magkapatid. Ayan, no? So kanina, tatlo yan yung imbre, kasama nilang nakakawala dito. Asa na ba? Ayun, pumasok na pala. Ayan. So pumasok na ng kusa sa trapdoor natin yung inbreak natin. Ayan. Pinakawalan ko na nga silang tatlo dahil nga na-train naman natin na maayos at nakalipad na rin yan. Kaya pwede na talaga natin pakawalan yung tatlo na to. Kanina pa nakakawala yan, kanina pa tanghali. So ngayon ko lang ulit sinilip kasi medyo busy tayo, nag-release tayo ngayon. Para na iwasukal nga, no? Iwas sa mga unwanted visitors katulad ng ulo po na umisita dito. Kaso dito sa likuran, di pa tayo tapos. Kulang isang araw. So day off natin ngayon, Sunday. Tapos nagbablog tayo, naglilinis pa tayo. Hindi talaga kasya isang buong araw. Siguro next Sunday, dito naman tayo magpo-focus sa likod. So kanina, doon tayo sa aviary nagfocus maglinis. Para nun nakakalanghap tayo, nakahinga tayo na maluwag doon. Wala masyadong alikabok tsaka balahibo, ba? Diba? So kapag hindi nga ako nagbablog, nagmamask ako doon kapag nandoon ako. Hindi lang ako nagmamask kapag nagbablog ako para nakikita niyo yung itsura ko, ba? Diba? Tapos ito, balikan natin yung mga ibon natin. So ngayon ko lang na i-viewing itong Alphonse cross-top bandrit natin. Ayan, medyo busy kasi talaga tayo, naglulugon na nga yun, no? Iba palugon na yan. Pero mula nung maliit siya na umiyak-iyak, nandito na yan. So nakaka-viewing din naman siya dito sa ating aviary. Ayan, laki ng aviary natin, diba? So kita na rin yung halos 360. Magmula dito, kita nila. Ayan, dyan. Hanggang doon, makikita nila. So pagka sumulok pa sila doon, makikita na rin nila yung likuran ng lock na to, di ba?
Kaya talagang nakapag-marking na rin to. Pero iba yung nakakapag-marking dito sa may landing board kapag naapakan nila yun. Kaya ito makikita nyo, binaligtad ko yung kulungan. Yung malalaking butas ng kulungan yung nilagay ko sa sahig para nun nakakapa nila, nararamdaman nila kung ano pakiramdam ng umapak dito sa landing board natin. Para nun kapag pinakawala natin sila, hindi sila takot. No, alam nila yung pakiramdam apakan itong plastic crates natin na to. Yan. Para nun komportable sila kapag pinakawala na natin sila soon. Yan. Pero viewing muna itong tatlo na to. Tapos itong dalawang blue bar na young bird natin na naka-viewing din. Yan naman yung mga dan natin na cross goke na inakyat natin ng isang araw. Yan. Binu-viewing na natin sila ngayon para makapag-marking na sila. So pang third day pa lang ata nila ngayon dito sa dream lock natin. Tapos nilagay na nga natin sila dito sa ating landing board para nun makapag-marking na itong dalawang bagong young bird natin dito. Yan, so yan muna tayo nag-viewing. Wala pa kasi tayo nagagawang aviary. Pero soon gagawin din natin yun, yung aviary natin doon sa may sulok na konektado dito sa ating trapdoor. Para nun madaling magturo ng trapping, di ba? Ayan, tapos maglalagay pa tayo dito eh. May lalagay pa tayo dito na double trapdoor, no? Yung pang Taiwan style katulad nung kay Idol X Makina. Yan, maglalagay din tayo ng ganun. Yan, pero isa-isa lang, meron tayong mga dapat unahin. Kailangan yung unahin natin yung apakan ko dito, baka mahulog ako, ayan oh. Oh no! Masilat ako dito, hindi ko na magawa itong dream lock na to. Ayan, kaya dapat first things first, di ba? Pero ito, at mag-viewing muna nga tayo ng mga kalapati natin dito. Ayan, tapos pamaya-maya tatawagin na natin sila dahil alas 5 na, mag-alas 5 na, quarter to 5 na. Tatawagin na natin sila para pumasok na yung dalawang Japan natin. Yung isa marunong na eh, no? Pusa nang pumasok, siguro nauhaw to. Kaya pumasok na itong inbreak natin na to. Tapos itong tatlo na to, abot ko ba? Kung abot ko, dito ko idadaan. Yan, idadaan natin dito sa may trapdoor natin. Yan. One eternity later. So ito na mga kabuting-ting na sa loob na lahat ng mga ibon natin ngayon. So yung dalawa pumasok galing dito sa trapdoor ng kusa nung tinawag natin. Tapos yung tatlo dyan, asa na ba yun? Asa na yung ating, ito, yan yung ating Alphonse dito, cross the stock bandit at saka yung dalawang bagong young bird natin dito. Dinaan natin dito pero kinamay natin. No, nilusot ko sila papunta rito para nun ma-experience na nila pumasok dito sa ating trapdoor na to. Ayan. So lagi na natin sila i-viewing tapos sa susunod itututok na lang natin yung kulungan dito para kung saan sila papasok dito sa trapdoor. Totally, nagkaroon na sila ng experience na nakapasok sila dito. So matatanda na nila yon na pwede palang pumasok dito sa butas na to, no? Dito sa trapdoor natin na to. Ayan. Tapos bago natin pakain itong mga to, ayan, pinakain ko na ng konti para pumasok muna yung dalawa. Pero hindi ko pa talaga sila pinapakain ng full mga kabuting-ting. Ayan. So isang pakan lang yung binigay ko, kulang na kulang pa yun. Ayan, bago ko sila pakainin ito, paliliparin muna natin yung dalawang flyer natin dito na talagang butcher na. No? Ayan, si Puyo at saka si Pula mga kabuting-ting. Kukunin natin sila tapos paliliparin muna natin bago tayo magpatuka. Oh, ito na si Puyo at saka si Pula mga kabuting-ting. Paliliparin natin sila ngayong hapon. Go! Yun, no? Ayun na, yung mga butcher natin, mga warriors na marunong na nga mag-lopline. Naglalaro pa sa RC Pula, no? So, dalawa pa nga lang yung ating mga kalapating butcher ngayon. Pero soon madadagdagan pa yan dahil nga nagtitrain na tayo dito. Yung tatlo, pwede na nga sumabay yung tatlo eh. Yung Japan line natin, tsaka yung inbreak natin. Pwede na sumabay kay Puyo, tsaka kay Pula. Ayan, no? Yung dalawang butcher natin. Yan. So, umipitik-pitik na rin yung tatlo na yun eh. Yun nga lang, hindi pa talaga sila umiikot, no? Pero sanay na sila dito. Nagbububong na yung mga yan kung saan na nakakadapo. Pero kayang-kaya nilang bumalik dito sa kulungan natin. Kaya na nga rin nila pumasok mag-isa kahit hindi na natin tawagin eh. Yan. Kaya soon madadagdagan pa yan. Tapos yung tatlo pa natin na binu-viewing, no? Yung ating Alpon sa pamalakasan galing kay Boss Joey. Yan. At saka yung ating dalawang bagong akyat. Yung ating Dan Cross Goke, ayan, galing pa rin yun kay Joey De Leon, mga kabuting-ting, pamalakasan nating tropa. Shoutout sa'yo, Boss Joey. Ayan, so soon magpapalipad tayo ng mga ibon niya dito sa ating dream lock. Ayan, nasan yung mga ibon natin? Ayun! Ayan o, taas naman pa din dalawa. Ayan o, so yun muna yung video natin for today, mga kabuting-ting. Like, share, subscribe. Ingat, mga kabuting-ting.